Hello mga kol, welcome back sa ating YouTube channel, Surplus TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan i-like, share, and subscribe. Then click na rin niyo ating notification bell para lang updated sa ating mga susunod na video uploads kayo ito. Ngayon mga kol, pakita natin yung ating Suzuki Every Wagon Sporty Edition K6E engine 660cc, 63 horsepower, 4-speed automatic transmission, 12-valve all-aluminum 3-cylinder engine. So check natin kung magkano ang package sa ating unit. So makita natin ngayon mga kol, ito yung ating unit na Sporty Edition. Yung kulay ng ating unit is pearl white. So makita natin dito, meron tayong Every Wagon emblem, Sporty Edition na grills, Suzuki emblem, 3-layer headlights, then fog lamp. So meron din tayong steel bumper dito mga kol. Fully tinted po yung ating unit at saka naka high roof. So makita natin dito, meron tayong 14 inches Japan original mag wheels with brand new tire. So yung tire natin is 165 by 70 R14. So lifted po ito ng 2 inches mga kol. Ayan. So makita natin dito, meron siyang chrome side mirror with lights po yan mga kol. Kompleto po siya sa visor. Then yung unit natin ngayon is double power slide. So check natin yung kanyang power slide. So try natin sa right side, long press lang natin yung ating remote. So magpa-function po siya mga kol. Then dito naman sa left side, ayan, long press lang natin yung ating remote. Ayan. Ayan, so pakita din natin yung ating auto step. Ayan, so on natin yung auto step dito. Ayan. Long press natin mga kol. Ayan. So lalabas po yung ating auto step. Ayan po yung auto step ng ating unit. So dito naman sa likuran, ayan, so mag wheels, kinilayan natin yung brake drum. So yan, dito sa likuran makita natin meron tayong customized na spoiler. Ayan, na mataas na po siya kasi high roof po yan, tapos naka-lifted. So meron tayong Suzuki emblem dito, meron siyang chrome dito, Every Wagon emblem, then meron siyang step board dito. So buo po yung glass. Ayan, so yung camera ng dashcam nandito, yan po yung request ng ating owner. So back glass siya buo, yung tail light is nakatayo. Lahat ng Every Wagon ganyan po mga kol, nakataas po yung ating tail light or nakatayo. So dito naman makita natin sobrang laki ng space kasi high roof po siya, yung low roof mga ganun lang, yung high roof ayan, napakataas po yan. Ayan, di ba? So makita natin dito ang laki ng space. Yan, brand new yung matting natin. Ayan, so dito naman sa loob pakita natin, ayan. So pakita natin dito, kompleto po siya ng plastic. Lahat ng wagon is naka-plastic po dito. Then dito yung ating jack, tie wrench at saka yung ating riser. So yung kagandahan sa mga Every Wagon mga kol is pwede natin to ma-move for atras. Then pwede natin i-move forward. Kung gusto naman natin na medyo nakahiga konti, pwedeng-pwede po yan mga kol. Ayan. So pwedeng-pwede po yan. Di ba? So dito rin yan, pwede natin yan i-atras din, move forward. So yung matting natin brand new na yan lahat. Ayan, so yan po yung matting natin brand new. So dito naman check natin, ayan, ito yung auto step natin. So pwede po siya apakan. So dito naman makita natin yung ating door pads is naka-cover. Ito is yung main power window switch natin. Then dito yung ating power slide switch. Kung hindi mag-function yung remote natin, ito yon, left and right. Fog lamp switch, push on slide. Ayan, pakita din natin dito. Meron din tayong digital temperature gauge dito, 7 inches touchscreen stereo with reverse camera, dashcam, roam light. Ayan, so meron din tayong lagayan dito. Ayan, so meron din tayong extra fan dito sa itaas, uluhan natin para mas mabilis po papasok yung lamig dun sa likuran ng ating unit. So yan, makita natin yung dashboard natin is back to original yung kulay. So ganun pa rin, pwede natin yan i-move forward.
Then atras yung ating upuan dito. So check natin yung makina natin dito. Ayan. So yung makina natin is nandito sa upuan natin. Hindi po siya mainit mga kol, kasi mayroon po siyang insulator. So makita natin yan. Ito po yung mga insulator. Yan, original. Merong original, meron ding bago. Ganito po yan. So kung sira na yung original, binaguhan namin ng insulator. So yung makina natin is K6A engine, 3-cylinder, 4-speed automatic transmission. So makita natin dito, ito yung ating turbo lines. Ayan. So PCB bud. Ito yung mga injector natin. Ayan, yung ating oxygen sensor. So dito tayo mag-refill ng engine oil. So meron din yung insulator dito sa gilid ng ating makina sa kanyang engine bay. So yung hood opener natin is nandito. Ayan. So check natin sa kabilang side. So yan, dito yung sa passenger side naman na upuan. Ayan, makita natin yung ating throttle body. Ito yung sa ETF, engine oil, alternator, aircon compressor, yung ating air filter housing, din yung ating main fuse box, din yung ating ECU. So yan, so check naman natin dito sa ating hood makol kung ano yung makikita natin dito. Yan, so yan, dito makita natin yung ating windshield washer reservoir, radiator cap, yung ating brake fluid reservoir, din yung ating coolant reservoir. So yan po yung unit natin ngayon mga kol. So yung presyo ng ganitong setup is umabot po siya ng 341,000 all in na po yan mga kol. Kayo po yung mamili ng kulay kung ano po yung gusto nyo. So yan lang muna yung aming vlog for today mga kol. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating next video uploads kayo ito. Ingat po mga kol, and bye-bye. God bless po sa ating lahat.